Papatin mo nga ako, Gigi. Hindi kaya nagbago na ang isip mo dahil na-impluensyahan ka na ni Luisa? Diretsahin mo na lang ako nang hindi naman ako umasa sa wala. Parang naman kayo nakakita ng multo aga-aga. Ma'am, ang nanay niyo po. Ano nangyari kay nanay? Nataranta po siya nung nakakita ng apoy. Nagtatakbo po. Ano? At nakalabas ng gate. May lumapit daw po lalaki. Takot na po ang nanay niyo at biglang hinimatay. At saka pinasok sila lalaki doon sa sakyan. Sino lalaki? Ako na po na pinahanap niyo. Very good. Naku! Huwag niyo sasaktan ang anak ko! Huwag niyo sasaktan si Gigi! Huwag! Huwag yung anak ko! Ako na lang! Huwag yung anak ko! Parang ahuwag niyo na huwag yung anak ko! Po! Gigi! 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 Po! Huwag! Huwag niyo! Huwag niyo saktan ang anak ko! Huwag niyo saktan yung anak ko! Huwag! Ligtas naman po kayo dito eh. Hindi na po kayo masasaktan ulit kasi nandito na po ako. Hindi! Hindi! Gusto nilang patayin si Gigi, yung anak ko! Gusto nilang patayin yung anak ko! Nurse! Oh! Si Nurse! Gigi! Kailangan tulungan mo si Gigi! Tulungan mo si Gigi, yung anak ko! Parang awa mo na! Ma'am, kalma lang po. Masasaktan nila yung anak ko eh! Upo muna yung po anak tayo, ko. Ma'am. Gusto nilang patayin yung anak ko! Upo muna po kayo. Ano po bang nangyari? Ba't na-trigger niya naman si Ma'am Luisa? Nurse, kunin mo saglit yung gamot ni Ma'am. Yun ko. Kasi kanina okay naman po siya, nakangiti pa nga po siya. Tapos may bigla lang po siya naalala. Yung ano anak po. Po. Ito po, ano po. Ano naman po kanyang gamot? Parang awa mo na. Dalhin mo na ako sa anak ko si Gigi. Kasi gusto ko makita na ligtas siya talaga. Hindi pa kasi po pwede. Alam mo, kung talagang kakampi ka namin at kaibigan, pagbibigyan mo ako doon sa hiling ko, di ba? Sige na. Ayoko na mahiwalay sa anak ko eh. Hindi ko na po kayang matiis na makita si nani na nahihirapan. Gagawa po ako ng paraan para sabihin sa kanya na ako si Gigi. You can't do that. Gusto mo bang lumala ang kondisyon ng nanay mo? She's still in therapy. Hindi pa siya gaanong magaling, so huwag kang magmadali. Gaano pa katagal? Tita, miski yung doktor, hindi na alam yung isasagot eh. Tita, hindi ko na kayang makita si nanay na nanginginig sa takot. But how sure are you na makikilala ka niya? Paano kung bigla na lang siya mag-snap? Gigi, if I were you, just follow the doctor's advice at makinig ka sa amin. Makinig? Tita, nagawa ko ng makinig sa inyo. Muntik ko nang ipatanggal yung life support ng nanay ko at munti ka na rin siyang mamatay. But she didn't. Gigi, don't be stubborn. Mas madadali ang paggaling ni Luisa sa mental health niya kung susundin natin ang procedure. Wala na akong pakialam sa procedures na yan. Mas kilala ko ang nanay ko. Mas gagaling si nanay kapag nalaman niya na andito na yung anak niya. Sorry, tita, ha? Pero this time, yung desisyon ko naman ho yung masusunod at nakapag-desisyon na ako. Sasabihin ko na po kay nanay na si Greta at si Gigi ay iisa at ako yon, ako yung anak niya. Sino yan? Puto si Greta.
sa inyo. Sabi ko naman ho sa inyo, huwag po kayong maglalak ng pinto. Eh, paano kung may emergency ho? Eh, kasi paano kung makapasok dito yung mga taong gustong pumatay sa akin? Nan, tita, safe po tayo dito. May mga guards po tayo sa gates. Pero huwag niyo na pong isipin yun na, okay? Meron pa akong good news sa inyo. Makikita niyo na po yung gusto niyong makita. Makikita na po kayo ng anak mo si Gigi. Nandito po si Gigi. Talaga? Ako, ang tagal kong inintay ito. Mayayakap ko na rin yung anak ko. Tara na po. Attorney. Magandang hapon po. Ano ba mo dito? Ang balita. Yan nga po sana yung tatanong ko sa inyo eh. May nalaman na po ba kayo dun sa Greta V na yun? Tama ba yung nilala ko? Siya po ba talaga si Gigi? Okay, Donna. May nakausap ako na isang tao na close kay Greta. Okay. She told me kung sino at saan nanggaling si Greta. Sad to say, hindi si Gigi si Greta. Attorney, imposible po yun. Donna, hindi naman magsisinungaling yung kausap ko eh. Attorney naman, lahat ng tao nagsisinungaling. Not her, okay? Donna, please. Alright? Aminan na natin, nagkamali tayo sa hinala tungkol kay Greta. Hindi siya si Gigi. Gigi, anak? Nasaan yung anak ko? Okay. Darating ba si Gigi? Huh? Anong gagawin natin? Pumuna po kayo dito. Pupunta rito si Gigi? Ha? Papunta na siya dito? Ha? Bakit? Ito, panoorin niyo po muna, ha? Ito, kinakabahan po ako. Baka hindi ko kayanin. Yan nga. Oh, yan si Gigi. Yung anak ko. Everything will be alright. At pagkatapos ng operation mo, you'll be a completely different person. A better version of you. Talaga po? Yes. Baka naman may filter hutong sa namin nyo. Grabe, ang ganda ko. Oh, ba't ka umiiyak? Hindi ka ba masaya sa resulta? Masaya naman po. Pero natatakot ako eh. Natatakot po ako na baka hindi po ako makilala ng nanay ko. Kasi nag-level up na po yung ganda ko. Yung pagiging magandang dilag ko. Sana matanggap niya po yung bago kong itsura. Ikaw? Ikaw si Gigi? Sir?
hindi kita mapipilit kung ano man ang gusto mong paniwalaan. Pero ako, siguradong sigurado ako na si Greta at si Gigi ay iisa. Donna, wala naman tayong ebidensya to prove na iisang tao lang sila. At wala din tayong ebidensya na mali ang hinala ko. Attorney, pasensya na. Hindi ko lang talaga matanggap na dahil lang sa sinabi ng isang tao ay maniniwala na tayo agad sa kanya. Donna, listen to me, okay? Ginawa ko na ang lahat. I'm sorry to disappoint ka sa investigation ko. Kawawa naman yung besi ko. Hindi ko man lang alam kung nasan siya. Pati si Ninang Luisa, sabi nila patay na raw. Eh, paano naman natin mapapatunayan yun? Hindi ko nga alam kung saan siya nilibing. Nahanap niyo na ba yung bangkay niya? Alam niyo ba kung saan siya nilibing? Totoo bang patay na talaga siya? Hindi ko maintindihan. Paano? May makinig lang po muna kayo sa akin, ha? Hindi, pakinggan niyo lang po yung boses ko. Hindi, ako po si Gigi. Hindi, ako po yung anak niyo na palagi niyo pinagtataggol. Ako po yung kasama niyo sa lahat ng pagsubok nung iniwan tayo ni Tatay. Pero nainalampasan natin yan, di ba? Ako po yung nangako sa inyo na tayong dalawa lang yung magkakampi. At kahit anong mangyari, wala po tayong iwanan. Ikaw nga yung anak ko, si Gigi. Ikaw yung mabait na pagmahal kong anak. Nakikita ko sa mata mo, ikaw nga si Gigi. Opo, opo. Ako mo si Gigi. Sorry, anak, ha? Sorry, hindi kita agad nakilala. Nay, hindi ko naman po kayo masisisi kasi ang layo naman po talaga ng depresya nung nabago sa itsura ko, eh. Kumbaga, to the highest level na makeover po yung ginawa sa akin, eh. Bakit kailangan mong ibahin yung itsura mo? Kasi, Nay, para maging safe po ako. Para hindi po ako mamukha ng mga taong gustong manakit po sa akin. Sa atin. Para kahit magdamierda ako, rumampa ako kahit saan, confident po ako na hindi po nila ako makikilala. Lalong-lalo na po si Magnus. Tsaka nung elite squad. Pero anak, hindi ka pa rin ligtas. Ay, sorry ha. Sana nakinig na lang po ako sa inyo. Kung pwede ko lang po i-rewind lahat. Sana sinunod na lang po kita. Sana hindi na ho ako nagpakasal kay Jari. Kasi na doon po nagkawin tang-indang yung buhay natin, di ba? Pasensya na po. Nagmahal lang po ako. Nagmahal lang ako, Nanay. Naging marupok lang po ako. Kung hindi po dahil sa akin, baka hindi po kayo napahamak at saka
Hindi po natin naranasan lahat mo. Lahat ng hirap at sakit. Kasalanan ko po lahat. Naipasensya na po hindi, talaga. Hindi. Ang importante, buhay ka. Pero, paano kung balikan nila tayo? Nailigtas na po tayo ngayon. Ligtas na ligtas po tayo. Talaga? Po. Paano mo nasisiguro? Tsaka ko na lang i-explain sa inyo lahat. Pero magtiwala po kayo na wala nang pwedeng manakit sa inyo ngayon. Ang gusto ko po, makasama po yung nanay ko. Kasi Nay, miss na miss ko po kayo talaga sobra. Nay, sorry han. Sorry po. Sorry. Sorry. Kapatid mo nga ako, Gigi. Hindi kaya nagbago na ang isip mo dahil na-impluensyahan ka na ni Luisa? Diretsahin mo na lang ako nang hindi naman ako umasa sa wala. Parang naman kayo nakakita ng multo ng aga-aga. Ma'am, ang nanay niyo po. Ano nangyari kay nanay? Nataranta po siya nung nakakita ng apoy. Nagtatakbo po. Ano? At nakalabas ng gate. May lumapit daw po lalaki. Takot na takot na po ang nanay niyo at biglang hinimatay. At saka pinasok siya ng lalaki doon sa sakyat. Sinong lalaki? Nakuha na po ng pinahanap niyo. Very good. When Bishop Noel, he and me, sa lahat pa naman ng tao na pwede niyang kausapin, ako pa, di ba? And he invited me to come to his office. Make a long story short, napunta na ako dun sa table, sa boardroom, and then yun na. I first met si Paul Mark when I was invited.